Dara po na po tayo sa ating pag-aaral sa Ecclesiology, Doctrine of the Church, sa pangatlong parte na po tayo. So the first part will be discussed by Brother Art, the second last week are discussed by Brother Chris Evan. Sa panimula po natin, niyako po na lahat po tayo ay manalangin. Aming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, puno ng habag at grasya. Panginoon, nagpapakumbaba kami sa oras na ito, na kung wala ang iyong presensya, wala ang iyong grasya, ay wala kaming kayang unawain at hindihin sa iyong salita. Panginoon, tinataas ko po, Panginoon, pang gawain na ito, naway ko lang, Panginoon, ang maitaas, at gamitin mo po ako, gamitin mo bawat sa amin, Panginoon, na magkasalita sa pag-aaral namin na ito. Panginoon, tulungan mo kami, gabayan mo kami. Maraming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, sa pangatlong part na po tayo, clear naman, no? Ng ating pag-aaral, sa Ecclesiology, the Doctrine of the Church. Ngayon po, ay darako tayo sa duties of members to the leaders. Meron po tayong hands out dyan. Yan. Sa munting introduction, mapansin po ninyo, kung iniskan nyo po yung ating studies ngayon, mapansin ninyo na hindi siya bago. Okay? Kasi kahapon pa na-print yan. Just kidding. Ang point is, yung pag-aaral na yan is related siya sa studies natin regarding sa duties of Christian fellowship, John Owen. Familiar? Looks family to you? Ne, seriously, ito po ay mahalin tulad natin sa studies natin regarding sa duties of Christian fellowship ni John Owen. May kita po natin ito sa section 1. The rules for walking in fellowship with respect to the pastor of the congregation with explanation of the rules and motives for keeping them. Meron po itong rule 1 hanggang 7. At kung meron kayong copy ng book, which is hindi ko nadala ngayon, pero meron akong soft copy, matatagpuan po natin ito katulad na katulad. Rule number 3, 4, and 5. The rule 3 under section 1, which is the prayer and supplication are to be made continually on the pastor's behalf that he might receive help and success in the work that he has been given to him. The rule number 4 will be the believers are to hold the pastor in the greatest respect and to submit to him for the word's sake. And the number 5, rule number 5 will be the church is required to support the pastor and his family be supplying all their earthly needs to the degree that is appropriate to the state and condition of the church. Ayun po yung pinag-aralan natin na couple last year, magamit ko na rin yung last year, which is before yung ating diniscuss yung love sa series natin. At para madali po natin, nirelate ko siya, para madali po natin siya matapos. Hindi na siya maging bago. So may mga question tayo ma-raise up na pwede nga sagot na before or for the refresh lang po ng ating pag-iisip. Pero more likely, yung aking magiging reference ay doon lang din po sa book. So para ang nangyari ngayon, kinompile natin yung tatlong rule, tapos i-discuss natin ngayon. Again, this hands out na meron po kayo, ito po ay galing sa GMA, which is the Grace Ministerial Academy, under na Ecclesiology, of, under na Pastoral Theology to, no? Tama ba? Pastoral Theology ni Pastor Noel Espinosa. So, may mga pwede akong hindi ma-include dito during the discussion because I'm at the first hand na kung saan naka-receive nito, but I will expound kung anong meron dito. So, sa paninimula, sinabi ko yung sa duties of Christian fellowship ni John Owen because it relates to the rule number 3, 4, and 5. Sa number 1, matatagpuan natin nito, the obedience and honor. Ito ay matatagpuan natin exactly the section 1 under the rule 4 ni John Owen, which is the believers are to hold the pastor in the greatest respect and to submit to him for the word's sake. Meron po dyan na ibinigay ng mga verses like 1 Thessalonians 5.12 and Hebrews 13.17. But if you check dun sa ating manual kay John Owen, sa book mismo, medyo marami yun. Mga 5, but ano yun. Beto, pero yung meron nandito ay lang i-expound natin. So, first, the 1 Thessalonians 5.12, let me read. But we ask you, brothers, to acknowledge those who work diligently among you, who preside over you in the Lord and give you instruction. So, verse 12 lang yung sinama dito, pero pag binasa mo siya, yung susunod niyang verse,
So let me read again the verse 12. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Then the Hebrews 13:17, isa ito sa matagpuan din natin under non-duties na libro ni Ken Owen, for the obedience naman. So the first verse will be this among the honor. Then yung pangalawang verse, which is the Hebrews 13:17, is for the obedience. Obey your leaders, Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not groaning, for that would be of no advantage to you. Napakaganda ng quote ni Matthew Henry sa Hebrews 13:17. Sinabi niya dito na the duty to obey them, yung ating duty para sumunod sa kanila, and submit to themselves, it is not an implicit obedience or absolute submission. So when we say na yung duty natin to obey them, hindi daw yung parang blind submission, walang reason, walang qualification, basta sinabi niya, sundin natin, hindi daw ganun yun. That is he required, but only so far as is, listen very carefully, agreeable to the mind and will of God revealed in His Word. Let me read again. But only so far as is agreeable to the mind and will of God revealed in His Word. Plain reason, matatagpuan sa salita ng Diyos. And yet, it is truly obedience and submission, and that not only to God, but to the authority of the ministerial office. Hindi lang doon sa tao, hindi lang sa Diyos, pero it's sa mismong office. Which is of God as certainly in all things belonging to that office. Kailangan natin makita na yung office ng pastor, elders, deacons, ay yung Diyos yung nagtalaga nun. As the authority of parents, so halimbawa sa mga civil authority, tulad ng parents or the civil magistrate in the things within their sphere, sakop nila o saklaw ng otoridad na yon, Christian must submit to be instructed by their minister. Kailangan natin mag-submit through that minister. And not think to themselves too wise. Hindi na dapat isipin yung sarili natin na masigit sa kanila or too good or too great. To learn from them. And when they find that ministerial instruction are agreeable to the written word, they must obey them. So, parang last week, na-discuss namin, paano kapag medyo off yung instruction ng deacons or ng elders? Meron ba tayong right? For the lack of terms, we used that right last week. Meron ba tayong karapatan na mag-disobey? Pero ang sabi dito, we must obey as long as ito dapat ay agreeable dun sa written word. So, ang ganda nung explanation dito ni Brother Angelo na dun sa saklaw lang ng apat na sulok ng Biblia. So, may mga puntos na ibinigay dito. Ina-explain ko na habang binabasa ko yung commentary. So, yun na yun. May apat na punto. Apat ba na puntos? So, ilang bullet points? Tatlo. First is the respect and obedience come from the awareness of the weight of pastoral calling. So, yung bigat, yung respeto at pagsunod natin ay yung doon sa pagkakilala natin, sa pag-acknowledge natin doon sa office na meron ang ating pastoral elders, deacons. Yan yung basahin ko yung galing mismo doon sa book ng duties or the duties of Christian fellowship ni John Owen. The esteem or the respect per se that is required by this rule is that of the civil, respectful esteem. But the motive for it is a sacred. Kato yung halintulad sa mga civil, pero yung motivation natin to obey them and to respect them are sacred. That a pastor is honored reveals of grace of a church, and to be respectful of him is a gospel duty. Acceptable to God in Christ. Nakita natin yan sa 1 Timothy 5 verse 17, which is sinasabi doon, double honor. Honor and reverence is due wherever there is eminence, you say, superiority, and distinction,
This is given to pastors by their office and proved by their titles. So makikita natin sa Biblia and expound from Old Testament to New Testament hanggang Revelation, yung mga titles na ibinigay doon sa mga teachers or specifically the pastors. We have angels, the messenger of God, in Revelation 1:20, in Hebrews, bishop, overseer, Ezekiel, ambassadors, stewards, men of God, leaders, light, fathers, then marami pang mga titles na related doon. So makikita natin doon yung pagpipitagan, yung level, yung respect, yung reverence na tinawag sa ng Diyos doon sa office na yun. Then also, if according to this name, basahin ko ulit sa libro ni John Owen, they honor God as they ought, if they honor God as they state na yung pagkakatawag nila, inagampanan nila, God will also honor them as He has promised. And God's people in all conscience are to esteem them highly for their work's sake. But, paano naman kapag di nila ginagampanan? But if any of them are fallen angels, fallen stars, negligent bishop, treacherous ambassadors, lordly revealing stewards, tyrannically or foolish leaders, blind guides, or unsavory salt, ito yung mga terminologies na ginamit ni John Owen, the Lord and His people will abhor them. So merong karapatan na i-abhor kapag di nila ginagampanan. O nag-pit sila doon, o doon sa kategory na yon, na masabi natin na disqualified. Na disqualified or merong patunayan, syempre, to church discipline and so on. Pangalawang bullet, meron tayong the local church will be the first to suffer if the ministerial work is characterized by groaning. So, unang-unang mag-suffer, syempre, is yung simbahan kapag medyo may alitan o merong mahirap mag-submit o yung ministerial office ay hindi pinagpipitagan. Then, pangatlong bullet, the top priority of local church is their pastor, not another celebrity pastor from far away. So, ito naman, pinapakita naman dito sa pangatlong bullet natin na kung meron man tayo pagpipitagan, meron tayo pa-priority, meron man tayong magiging favorite for the term na yung pastor dapat, yung pastor na inilaga sa simbahan na ito. Minsan, kapag nagkakaroon ng mga mas, sabi natin, example, alam ko parang example to before, si Paul Washer, pumunta dito, no? Kung wala na may pakialam sa pastor ng local church, hindi dapat gano'n. Kasi yung pastor na ibinigay sa simbahan na to, so magiging pastor dito, ay yung tinalaga ng Diyos. Sabi natin, meron man tayo pipitagan, dapat may pa-priority, dapat siya. So that's are the third the three bullets na ibinigay dito na points na ibinigay dito under ng obedience and honor. Again, in-expound ko lang yung pang bullet. Pero alam ko marami pang passive pwedeng yan dito. Pangalawa, meron tayong financial and support. So matatagpuan naman natin to under or related topics ito ay under ng section 1 rule 5 na duties of Christian fellowship. So hayaan niyo basahin ko uli yung rule 5. The church is required to support the pastor and his family by supplying all their earthly needs to the degree that is appropriate to the state and condition of the church. Meron siyang note, doctrine, tapos mga verses na ibinigay under ng GMA. Yan yung basahin ko. Una is, it is not ideal for the pastor to have a secular job since it interferes with his pastoral duties. So, in short, hindi ideal na yung pastor ng simbahan ng congregation meron pang trabaho sa labas kasi hindi niya magagampanan fully yung trabaho niya. Pero siyempre sa minsan kapag wala pang kakayahan yung simbahan ng bigay so sa rule 5 napakaganda ng pagkaka-explain doon na we need to support, the churches need to support the pastor and family to the degree na kung saan appropriate lang sa condition ng simbahan. So, pero kung tatanungin nyo about pamaya sa numbers, kung magkano ba, hindi ko masagot yun. No? Pero kung dyan naman si, Sister Anne, no, pag ko numbers, no? Pero sana hindi tayo umabot dun. Anyway, the note is, it is not ideal for the pastor to have a secular job. The doctrine,
pastors should receive a reasonable salary from the local church where they shepherd. Reasonable. No? Kung alam niyo na yan. Hindi rin ako maana saan eh, sa salary. Anyway, we have a verses here, the 1 Corinthians 9:14 na ibinigay ng GMA. The Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Una nilang pinuntos under ng 1 Corinthians 9:14 is Paul work in tent making even though it is his right to get financially support from the Corinthians. Isa sa mga pinaglalaban ni Pablo doon na it is his right to receive yung mga nagpipreach ng gospel, makuha yung living nila doon. Pero for the sake na hindi siya maging hindrance doon sa pagpapalago ng ebanghelyo, hindi niya na ginawa, hindi niya na iname. Pero dapat, rights yon. In 1 Corinthians 9:8, which is originally kinote ni Pablo under ng 1 Corinthians 9, yung context ng chapter 9, under yun ng Deuteronomy 25:4, which is diyan sa aking mga hands out, do not muzzle an ox while it is treading out of the grain. Ang ganda nung nakita kong commentary dito ni Matthew Henry. Sabi doon, a charge to husbandmen not to hinder their cattle from eating when they were working. Mismong alaga nga o yung mismong ginagamit na sa pangkabuhayan, hindi nila hinihinder kapag katrabaho tapos may nakitang grass tapos kakainin. Hindi nila pinipigilan. If meat were within their reach, kung yung karne is malapit lang sa kanila, it is the duty of the people to give their ministers a comfortable maintenance. Trabaho o duty ng mga congregation o ng congregation na magbigay ng maintenance o yung doon ng pagkakainin sa minister nila. Under ng 1 Corinthians 9, verse 9, 10, 1 Timothy 5, 17, and 18, it teaches us in the letter of it to make much of the brute creatures that serve us, yung mga ginagamit ka natin na pangkabuhayan na serve sa atin, eh, not to allow them not only to necessary support for their life, hindi lang natin sila pinapakain ng kinakailangan lang nila, kundi yung, but the advantage of their labor, kundi yung makakatulong pa para sa mabilis yung trabaho nila. And thus, we must learn not only to be just, but kind to all that are employed for our good. Tinuturuan tayo na maging just at maging kind sa lahat ng mga nagkatrabaho para sa atin o mga tumutulong sa atin. And thus, we must learn not only to maintain but to encourage them especially those that labor among us in the word and doctrine. Kung ganun tayo yung trato natin sa mga naalaga natin nagkatrabaho para sa atin, ano pa kaya doon sa nagkatrabaho in the word and doctrine? And so are employed for the good of our better part. Yun yung komentary ni Matthew Henry. Point, kung yung mga alaga nating hayop nagkatrabaho para sa atin, ipinapakain natin ng tama, hindi natin pinipigilan kapag may kinakain sila habang nagkatrabaho, ano pa kaya yung mga nagkatrabaho sa atin sa word, sa teaching, and sa doctrine. So, makita natin yung comparison. In 1 Timothy 5:17, another verses under na financial and support, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Ito yung kanina under ng respect or ng ating pagpipitagan, double honor. Galatians 6:6, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Then, ito yung mga versions mo support doon under ng financial support. Pero yung sa book ni John Owen, hindi lang financial support yung inihingi o dapat na ibigay natin. Mamaya expound natin yun sa number 3, which is under ng ministerial support. Ayan yung basahin ko yung LBCF o yung ating confession under ng London Baptist Confession of Faith. The chapter 26, verse 10, which ang nakalagay sa inyo is the second paragraph. Ayan yung basahin ko. It is incumbent or the duty on the churches to whom they minister, not only to give them all due respect, but also to communicate to them of all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs. Yung unang part na yon, trabaho na miyembro, under kung saan yung minister, siya yung nagkatrabaho doon, eh,
hindi lang respeto, no? Ay, hindi, re-respect ko yan. Pero may problema na yung pastor dahil ang problem niya is paano niya ibubuhayin yung pamilya niya kung wala naman siya secular job. So, ang idea nito, pwede siyang ma-disqualified kasi one of the qualification is kailangan na papatakbo niya yung pamilya niya ng maayos. So, ang hirap naman nun, na-disqualified siya kasi hindi ginagampanan ng simbahan yung dapat niyang trabaho para doon sa kanilang minister. Pero sinasabi dito na hindi lang respeto yung dapat nating ibigay. Hindi, na-respect ko yan. Hindi. Ang trabaho pa natin is to also to communicate lahat ng good things natin. Either hindi naman to agad tungkol sa salary, sa sweldo, kundi kung ano yung mga things na meron ka. Either your ability, kung meron kang kakayahan magturo, meron kang kakayahan gawin tong mga bagay na to, is gamit, paggamit mo. So, ano lang yon, mga pwede mong ibigay dito. So, as, pero specifically, more likely sa mga, ano to, kayamanan, yung mga, which is pan-secular. So, as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs. Para hindi sila madapa, hindi siya mahirapan, yung minister ninyo, sa mga problema in terms of secular. So, example, no, hirap mang mag-aral nun, magtuturo ka, tapos, pambayad sa kuryente, sa tubig, sa bill, no? Tapos pinoproblema pa niya. So, hindi dapat mangyari yun. The last paragraph, and may also be capable of exercising hospitality towards other, rather yung pangatlong paragraph, napakaganda nito, na kung saan kapag yung abundance o kapag nagbibigay yung mga yung simbahan sa pastor, yung pastor mismo pwede niya ma-exercise yung pagiging hospitable. Dahil meron siya. Mapapractice niya yun. Na magbigay din. Siyempre, sa mas nangangailangan at nakikita niya na nangangailangan. And this is required by the law of nature. Makikita natin yan sa law of nature. And by the express order of our Lord Jesus, who had ordained that they that preach the gospel should live off the gospel. Commandment siya. The same time, makikita natin siya sa law of nature, sa paligid natin. Consideration, the needs of the pastors, his family, and his hospitality. So, kailangan din consider yung pangangailangan ng pastor, pangangailangan ng pamilya niya, at syempre, yung kanina sinabi ko na siya mismo, is ma-practice niya yung hospitality kapag meron siya. Then, dinagdag ko dito yung under ng section 1 rule 5, which is the motives for obeying this rule. Napakaganda siyang i-meditate again. Una, it is a command, God's command as shown in the text above. So, under ng duties of Christian fellowship, ito yung motives para mag-obey sa supporting ng pastor. It is God's command as shown in the text above. So, wala yun dyan. Pangalawa, the necessity of it, how shall the pastor serve as a soldier if he is worrying about the necessities of life? Paano nga siya, paano niya matatayuan yung calling niya kung siya yung namang problema rin? Sa basic necessities ng buhay, pagkain, pag-inom ng tubig, no, mga ganun, na ano siya, pero possible yun. Alam ko yung quote before, hindi pa naman ako noon, pero parang pag nagpastor ka, mahirap agad. So, dapat hindi ganun. So, di mo nag-preach yung prosperity, ha? Pero, yun yung point. Huwag tayo dumagdag sa kahirapan. They are to give themselves wholly to this spiritual work. Then, pangatlo, under ng Christian duty sa Christian fellowship, the fairness of it, our Savior and the Apostle argued for it on the basis of equity and justice and various human laws and rules of righteousness under ng Matthew 10. Yung, nag-preach dito yung ating Panginoon, yung Apostles, binanggit nila to under ng Corinthians 9, Matthew 10, yan. So, sabi dyan Owen, let me quote him, to fail to provide a proportionate wage for the laborer is a crying sin. So, tandaan niyo yung inaral natin in James 5, verse 4 to 5. Sabi doon, James 5, verse 4 to 6, behold, the wages of the laborers who mow your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Verse 5, you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence.
You have fattened your heart in the day of slaughter. Yun yung pag-iyak ng mga nagkatrabaho sa kanila pero hindi nila binibigay yung tama. Tapos sila namumuhay sila ng ano yung sa NASB? Wanton pleasure. Sobra-sobra, puro pleasure. Pero sabi doon, yung sa dulo nun, they will be a day of slaughter. Ayan yung basahin ko ulit yung quote ni John Owen sa karugtong nun. To fail to provide a proportionate wage for the laborer is crying sin. It is the wretched effort of corrupt men to rob or reduce the value of that which pastors by God's providence have every right to receive. It is the wretched effort of corrupt men to rob or reduce the value. In nature, yung depravity ng tao, kaya ganun yung pagtingin sa position o dun pagtingin sa value ng pastoral office. Na dapat, in God's providence, meron silang karapatan na ma-receive yung tama. And the last part, bilis lang, di ba? The last part is the section that number 3, the ministerial support. Matatagpuan naman natin to, yung related studies niya under ng duties of Christian fellowship under ng section 1, rule number 3. Ano yung rule number 3? Hayaan yung basahin ko ulit. Prayer and supplications are to be made continually on the pastor's behalf that he might... Kalang, kulang to. Ayan. Prayer and supplication are to be made continually on the pastor's behalf that he might receive help and success in the work that has been given to him. Dito, sa rule number 3 na inaral natin before, yung prayer and supplication dapat natin ginagampanan continually sa pastor natin para magampanan nila na maayos yung kanilang trabaho, yung kanilang calling. Pero dito, under ng ating files o yung hands out natin, under ng ministerial support, meron siyang binigay na tatlo. Una, by prayer, by encouragement, and by equipping. Number one is by prayer. So, kinote dito yung 1 Thessalonians 5.25, the last letter ni Paul under ng sulat niya sa 1 Thessalonians na daming instruction and then suddenly sabi niya, brothers and sister, pray for us. Ganon ni Apostle Pablo in-encourage yung mga taga-Thessalonica na panalangin mo kami. Panalangin nyo kami. Ganon din dapat ang puso ng bawat miyembro ng simbahan sa kanilang pastor. Ang ganda ng motivation ni John Owen dito under ng rule number 3, the motives for obeying this rule. Una, the preached word will certainly be effectual when the ability to preach it is supplied as a result of prayer. Napaka-effective ng preach ng salita. Yung sa pulpito, kapag ikaw mismo pinalalangin mo yung tao nagsasalita nun sa'yo. Under ng Acts 10 verse 1 to 6. Pangalawang motives under ng kay John Owen, the failure of a minister is a punishment of the people. Ulitin ko, the failure of a minister is a punishment of the people. Nabasa ko to, naisip ko agad yung governor, yung the ruler which is wicked is the punishment or judgment of God to his people. So medyo malaki yun. Pero under ng John Calvin, under ng wicked rulers. Pero the same time, in Amos 8:11-12, at Isaiah 30:20, yung mga minister na kung saan hindi nagagampanan, sumablay, is a punishment sa mga tao na yun. Then, pangatlo, the pastor prayer for the church continually. Commandment yun under na Isaiah at Romans 1 verse 9-10. Pangapat, the great need of the pastor for prayer is not for his own good, but for the saint good. Help the one who carries the burden. Yung pangangailangan o yung great need ng pastor o ng elders o sa ministerial office ng panalangin nila ay hindi rin para sa kanila yun, kundi para yun sa mga lahat ng saints o lahat ng brother and sister. And also, we are commanded that we need to help the one who carries the burden. That is the first motives under ng by prayer. So, meron dyan pangalawa pa, by encouragement,
Diyan binigay yung speaking of appreciation, giving thanks, or etc. Then last is by equipping, so matutulungan din natin o masusuportahan din natin yung ating mga pastor o ating elders under now. Hindi lang sa panalangin, hindi lang sa pang mga encouraging words, speaking of appreciation, ng pagpasasalamat sa kanila, kung kasama nito yung pag-equip o pag-provide sa kanila ng libro, makatulong sa kanilang pag-aaral, mga instructional materials, at syempre, i-send sila sa seminaries. So, malaking tulong yon yung mga ganun mga bagay para masuportahan natin yung kanilang office. So, yun lamang po. Yun po ay, again, itong hands out natin ay galing po sa Grace Ministerial Academy lecture note under ng Pastoral Theology. Again, may mga iilan dito na hindi niya saklaw, pero magandang pag-usapan din. Sinasama ko lang o pinagalintulad ko lang ulit dun sa libro ni John Owen na Duties of Christian Fellowship para mas ma-elaborate natin yung mga puntos na meron dito. Open po tayo sa ating mga clarification, question. So, do we have any question po ba? Again, dun po tayo magtatapos sa ating pag-aaral. So, we are open po for discussion. Insight. Kapag may tanong kayo sa number one, yung nagturo nung rule na yun, yung tatanungin natin. No, just kidding. Sige po. Open po tayo. Hello. Can I tell you what? So, ang lamang ko sa inyo, wala kayong copy nung Duties of Christian Fellowship. Kaya hindi ko nilala yung libro. Meron ata kayong copy. Insight clarification or anything po na concern. Sige, Brother Evan. Nabanggit mo kayo, Mark, kanina sa number one, yung responsibility ng church, yung obedience, honor, etc. Then, vice versa naman sa pastor, yung pagtuturo. Diba, isa sa mga pag-aralan din natin na may immediate consequences na sa isang office ng eldership kapag dinalagampan na yung responsibility is disqualification. Mm. Kapag sa may First Timothy ata yan. Tama ba? Yung qualification. May immediate ano rin ba? Consequences or disqualification sa member kapag hindi niya nagampan na yung responsibility niya. Nakagaya rin sa pastor na disqualification naman sa office. Ayun. Okay, sige. Basically, ang pinaka tanong ni Evan, or Brother Evan, is kung yung pastor ay merong certain qualification, or tapos hindi niya nagampanan yung disqualified siya kasi hindi niya ginagampanan yung kanyang trabaho, vice versa ba? Si members ba ay meron din? Kasi yung topic natin is duties of members. So, paano pag di ko nagawa yung duties? Tama. Una, ganun din kung paano natin biniview yung process yung ating pastor o ating elders in that terms. Ganun din natin ipaprocess yung mga miyembro. Pero, syempre, mas mahigpit pagdating sa pastor. Kasi may double honor yun eh. So, kay member, meron pa rin titawag natin na church discipline. So, meron siyang ginawang sin, publicly, scandals, anong pa man yan, na kailan niya disqualified. Hindi agad yun, disqualified ka na, wag ka na agad mag-church dito. Excommunicado, parang si John Wick. Hindi ganun. Ano yun? Paprocess din. Una, one by one, ang according sa Matthew 18, one by one, pag hindi pa rin nag-repent, sama ka ng isa. Pag wala pa rin, congregation, then excommunicado. Pero may church discipline. So parehas yung pagpa-process. Pero depende kung ano yung member. Baka first-timer lang yun, makapag-church discipline ka. Parang. Yeah, hindi. Kailangan, when we talk about the member, it is covenanted. Tulad natin sa
dapat covenanted yun. Pero kung first time eh, tapos, alam mo yun, first time pumunta sa church, tapos may ginawang sin, o nakita mo, ah, church discipline to. Wala pa. Hindi pa siya committed, hindi pa siya membro. Visitors siya. Parang ganun. Pero yung process, same. Kasi, ilan namang, pero mas mahigpit pagdating sa pastor. Hindi ka agad-agad maniniwala pag sinabi, yung pastor nyo, ano, nakita ko, nag, ano, ay, oo nga. Hindi, hindi ganun. Ano, kailangan mas mahigpit doon. Witness. Kasi double honor yun. Tsaka, mababasa natin na kapag nag-fail yung minister, ang unang maapektuhan yung simbahan. Mahihirapan yung simbahan. Ayun yung kanina na na-discuss natin dito. Pero, oh, eh, yun yung nakita ko sa mga example ng mga nag-undergo sa atin tapos na pa. Pass, meron ka bang ilalagdag? Okay na, pass. Mic pan. Basically, ang question ko, ano yung gagawin sa mga disobedience member? Nag-fail na member. Yun, ang pinaka-secret talaga doon na church discipline. Wala namang ibang mandato, ay wala namang ibang sanction na pwedeng gawin sa members kundi nakapaloob lang siya sa church discipline. So, kasi parang kasama sa tanong ni Evan, may disqualification sa pastor. So, ma-excommunicate ba ng member kung nag-fail siya sa duties niya, responsibilities? Kailangan ma-impose yung church discipline kung paano siya dinescribe sa Matthew 18. Ngayon, sinful pa yung ginawa niya ng neglect. Nag-cause ba ng sin yun sa part ng pastor? For example, ano ba yung mga example ng isang duties? Duty. Ano pas? Hindi ka pinagpipray? Hindi ako pinagpipray. Is that sinful? Hindi pinagpray yung pastor. Kasalanan ba yun? Ang tanong, sinong magbabantay sa'yo? Diba? Hindi ka nagpray ngayon, ha? Hindi pinagpray si pastor. O kaya mas visible, hindi nagsusupport sa simbahan. Yan. Mas visible. Financially. Member to. Hindi nagsupport. Okay. Ayun. Sinful ba yun? Is that sinful? Hindi ka nagbigay sa pledge na napagkasunduan or sa offering, hindi ka nag-support sa church. Is that sinful? Kasi ang para ma-church discipline niya, dapat sinful yung act. Sinful. Eh. Diba? Ano masasabi niyo doon? Is that sinful? Ano bang definition ng sin? Ano na? Against the will of God or against the word of God? Well, kung sabihin natin si Ananias at Sapphira nagkasala dahil nagsinungaling sila sa banal na espiritu, tantamount yun ng hindi tamang pagsuporta. Okay? Kasi nag-lie sila eh. So, ang isa sa issue doon ay hindi na, nagbigay naman sila, pero hindi tama yung pagbibigay nila. Si, sino to? Sa offering, si Cain, hindi tinanggap yung offering ni Cain. Tama, ni Cain. Yung kay Abel, tinanggap. So, somehow, there's an offense against God sa offering na yon. So, pagtitignan natin in a broader sense at pagtitignan natin din in a deeper sense, nagsisin yung isang believer. Lalo na kung ito yung napagkasunduan. Pero, tandaan natin, hindi naman kailangan umabot pa sa church discipline. Ba't ka na church discipline? Hindi ka nagbibigay. Dahil pag-usapan yun, baka naman mula ng trabaho, church discipline mo pa. Diba? Na-fire pala sa trabaho or may pangangailangan talaga silang malaki sa family nila. So, ang key, nandyan yung mga safeguards ng church discipline and ano, na pwede mong gamitin, hindi para mag-pampulis o kaya manghuli lang, kundi para ma-observe or maganap, magawa yung mandato para sa miyembro at para sa
sa pastor or elder or deacons at sa kabuuan ng iglesia, maganap yung mandato nun. Kasi bakit? Kung doon pa rin tayo sa issue ng hindi pagbibigay, anong naapektuhan? Yung pang-milty ni pastor? Yung ba? Hindi, pulpito. Diba? Kasi ang purpose ng pagbibigay natin is for worship. At part nun, yung pagpipreach. Kung dahil hindi nagbigay yung isang miyembro at naapektuhan yung finances ni pastor, kinailangan umakit ni pastor, nagbenta ng shabu. Pero sa dami example. Wag naman. Sobra-sobrang kasalanan na yun. Ang punto is, may implikasyon yung mga ganong action. So, ayun, we have to be careful in addressing those issues, no? So we have to identify, is it sinful? Kung sinful siya, kinakailangan na bang galihin sa church discipline? Or pwede namang kausap? Part ng church discipline, yung one-on-one. So yun, sana hindi na mag-escalate, mag-repent yung person. Yun lang po. May follow-up. Follow-up lang. Gusto niyo ba for discussion question, meron din kasi akong prepare. Pero yung preparation na to, galing din sa duties na pinag-usapan din natin. Una, siguro ibigay ko to under na number one, regarding sa respect, obedience, and honor. How do we hold the balance between respect for the pastor, for his work and office sake, and an objective evaluation of his faithfulness and effectiveness in the work? So, paano natin pag-distinguishin yun? Una, yung office niya, tsaka yung mismong output ng trabaho niya. Then, meron pang isa, yung regarding sa... hinahanap ko lang ha. Yeah, regarding naman sa ministerial support, financial support, yung term na ginamit dyan, Owen, na supplying all their earthly needs to the degree that is appropriate to the state and condition of the church. Ito yung tanong, how could a church evaluate this appropriate degree? Paano dapat natin i-evaluate yung appropriate degree na sinasabi ni John Owen? So, ayun lang yung prepare kong dalawa. Una, yung para natin i-evaluation siya more likely regarding sa office, pastoral office, magpipitagan natin doon, tsaka yung nagiging output noon. Tapos yung pangalawa, yung sinasabi ni John Owen na supplying all their earthly needs to the degree that is appropriate to the state and condition of the church. Ngayon ang question is, how could a church evaluate this appropriate degree? So more likely, ano to? Ano yung appropriate? Pero kung gusto nyo lang naman sagutin, kung ayaw nyo, edi don't. Just kidding. Ayun, kung meron tayong clarification, still open po tayo. So, maikli lang talaga siya. Pilit ko lang pahabain. So, by equipping sa number 3, napakaganda nito, no? Ministerial support, by prayer, by encouragement, and by equipping, providing books, RJ. Rico. Ano? Yeah, mag-provide din daw tayo ng pangangailangan nila. Instructional materials, sending in seminaries, na at the end, mag-benefits nun yung kongregasyon. Napakaganda nung i-meditate ang part na yun. So, wag lang tayo mang-hoard, no? Anyway, too much for that. So, question po ba clarification? Di agap eh. 11:05 pa lang po. Pero siguro, kaya siya madali na lang din maunawaan kasi pag-aralan natin to.
Going once. Oh, gusto ko yung word na yun eh. Ay, si Simia. Ayan, si Bro Rico. Ala ba? Obedience, honor, financial support, tapos ministerial office. Support. Ministerial support. Tatlo lang yung diniscuss natin ngayon. Ano yan? Sige lang, for the sake of others. Total na nabanggit nito ni Pastor Joseph before na hindi nga ideal. Tapos nabanggit mo rin kanina na sa notes na hindi ideal. Hindi nakalagay yun doon. Dito sa notes na hindi ideal yung secular job. Possible ba na pwedeng magkaroon ng... Kasi secular job, ano to? Ano ba to? Trabaho sa labas. Or kahit part-time. Depende. Either part-time or full-time. It's either part-time or full-time. Hmm. Or kahit anong secular job. Hmm. Bawal. Hindi naman bawal. Hindi naman bawal, but not ideal. Nakita ko rin to sa intern pastor natin, si Pastor Brother, Pastor Brother, Angelo. Nung year 2020 yun, na-pass. 2020 ba yun? Yung nag-grab driver ka pass? Grab driver ba yun? Grab pa yun, pass? Lala move. Yun. Then, grab ba yun? So, yung ideal na, ano, nakita natin kay Brother Angelo during those year, I guess hindi talaga siya effective. Siya rin naman mismo during our discussion na, Kopas, baka may gusto kong ibigay na. Ano pas yung ideal pas ba na pero paano pag nangyayari talaga siya, no? Part-time. Oh, secular. Kailan to dapat nangyayari? Hindi naman, parang ang point lang ni Brother Evan. Ko kaya mag-explain, tanong mo yan. Di pas parang parang may nasa dilemma ako na pag ba walang secular job, wala na rin siyang... Although may liberty pa rin naman na mag-gain ng profit kahit papano sa in a bare minimum. Pero paano natin parang mababalance yung idea na pwede bang mag-gain ng profit at the same time hindi ka... Wala kang part-time or full-time job na... Nag-gets yung pumapas? Hindi. parang ang naisip ko pas parang syempre hindi naman tayo legalistic in a sense na bawal ka talagang kumita kahit ni piso hindi naman po pwede. Paano natin masasabi na yung pag-gain ng profit, for example yung pastor na hindi siya mag-fall na pwede ba yon na mag-gain ng profit at the same time na hindi ka sa secular may investment ganon? Ang rule of thumb naman, wag dapat papayabayaan ang pastor yung duties niya eh. So, halimbawa, may project na ano lang. For example, kung may talent yung pastor, kunyari lang ang talent nung elder or pastor ay dance. Nakais. Alam mo, Brother Rico, na-miss ka namin eh. Nung nasa Laguna kay ni Mia, tahimik dito. Then, na-miss namin kayo. And ayan. Halimbawa, kunya, nagpipintura kami ni Bitoy eh. Pintura. Ayan, tapos... may kapatid na ibawa talagang trabaho niya yun dati, talagang pintor siya. Tapos nakiusap yung kapatid, Pastor, baka pwede mong ano. Tapos binigyan siya. Ano masama dun? Diba? Basta wag lang maapektuhan yung gawain.
Ngayon, bawal pa talagang kumita yung pastor? I don't think so naman. Unless kung na binubuhos niya na yung oras. Kasi kung sinusuportahan siya ng church, meron siyang salary, tapos enough naman, wala na siyang dahilan para magtrabaho, ba't pa siya kuha ng extra? Parang greediness na yon, no? Unless meron talaga siyang pinag-iipunan na kailangan niyang ng cash for that, na hindi naman regular niyang ginagawa yon, no? Kay iba, yung misis yung ano, nagne-negosyo, ganyan, yung, kasi wala namang iba, yung ibang misis may career. Marami yung kilalang pastor na asawa nila teacher. So, hindi naman, my wife was a teacher. Hindi naman yun, pinipigilan na, oh, full-time na kayo ha. Tandaan natin, ang sweldo ng pastor ay sweldo ng pastor. Okay? Ibig sabihin, hindi siya, in-explain to ni Pastor Joseph sa akin na, iba yung kita nung misis mo kung kumita siya. Bawa, kasi may idea na, oh, may trabaho naman misis mo, ba't ka pa susuporta ng iglesia? Hindi yun dahil may trabaho yung misis, kundi dahil nagtatrabaho yung pastor sa iglesia. Yung salary niya is for his labor. Okay? So, yun yun. Baka may follow-up. Ano ay kita sa dancing, Brad? Pwede rin po nating pagnilayan yung sinabi ni yung ginawa ni Apostle Pablo na nag-tent making siya, pero dapat hindi na kasi ko nagsusupport yung mga taga Corinthians. Maganda rin i-reference dun sa quest. Evan, may tanong pa. Nagtatanong eh. Siguro, i-close na natin kung wala na po tayong mga question. Angelic? Hindi nga. Kumahiya. Nasa online din ako pa sa. Dalawa lang kami ni RJ dito. Katanong ka man. Ako, ito lang ako. Hindi na. Wala rin naman so far. It's a great reminder din sa atin na naaral natin to. Kasi makukobenant tayo. Mag-iiba na yung tingin natin sa pag-support, sa respect, sa office, sa ministerial office. Hindi lang yun. Pati yung pag-select. Mag-iiba na yung view natin doon. And also, syempre yung pag-panalangin natin. Financially, syempre. Iba na yung degree noon kapag na-covenant na. Pero syempre, tulad ng last year ang sinasabi natin na hindi mo naman kailangan ma-covenant na bago po tayo mag-transform para gampanan yung duties natin. Ngayon pa lang, i-practice mo na. Siguro, magandang ending yun, no? Close na tayo. Ayun, hayaan ko po na lahat po tayo ay manalangin, yumukot manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa umaga na ito. Na pag-aralan po namin, Panginoon, na yung pagpipitagan namin, Panginoon, sa calling, Panginoon, sa ministerial offices, Panginoon, na tinalaga mo sa bawat simbahan, at higit sa lahat, Panginoon, sa simbahan na ito. Tulungan mo kami na ibigay, Panginoon, yung nararapat na respeto at obedience, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung nararapat namin ibigay through finances, Panginoon, and also sa support, Panginoon, sa itatalaga mo, Panginoon, na pastor at elders at deacons, Panginoon, sa simbahan na ito. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa bawat isa na bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, upang intindihin itong sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, kasi ginamit mo rin ako, Panginoon, to
teach Panginoon tong bagay na ito. Muli Panginoon, wala kaming karapatan, hindi kami deserving Panginoon sa pulpito na ito. Ako Panginoon, ganun din pa sa bawat isa. Tulungan mo kami Panginoon na magkakumbaba pa sa bawat araw na ibinibigay mo sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na hindi lang ito basta maging doctrinal Panginoon, kundi ito ay maging application Panginoon sa buhay namin. Tulungan mo kami Panginoon na makita ito Panginoon in terms Panginoon yung in the future pa Panginoon. Panginoon, tulungan mo rin kami na lalo pa pong Panginoon maging manabik Panginoon sa gaganapin Panginoon na covenanting na namin Panginoon maging isang ganap na simbahan. Tulungan mo kay Panginoon na makita ito Panginoon na paano mo ito nakikita. Maraming salamat Panginoon. Samahan mo kami hanggang sa maghapon na ito na wala pangalan mo lamang maitaas. Tanging panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen.